Hello guys, welcome to my channel. Today, channel naman recipe ang i-share ko sa inyo. Ito yung aking garlic breaded bangus. Tara na guys, samahan niyo ako. Hello guys, ito meron tayong bangus. Ang ating bangus ay boneless. So, gagawin ko itong i-de-fry ko siya guys sa ibang klaseng style ng mga ingredient at style sa pag-fry. Hindi lang natin basta-basta ipa-fry yung ating bangus na ganun lang lagi. Kailangan may bago tayong idea at bagong recipe para na maiba naman yung kakainin natin na bangus. So, ito gagamitin ko lang siya ng sinigang mix. Alam nyo guys, sinigang mix usually ginagamit ko sa aking mga fish dahil na makatanggal talaga siya ng langsa. Kahit mayroon pa akong kalamansi at mayroon pa akong lemon, gumagamit talaga ako ng sinigang mix. So, ito siya ay garlic powder lang yung aking nilagay. And then, lagyan ko rin siya ng magic sarap. Napakasimple yung mga ingredient na madali natin makita sa ating kitchen. Ngunit ito ay nagbibigay ng sarap sa gagawin natin na fry bangus. So, nor seasoning na kaunti, sprinkle ko lang siya ng konting seasoning. Yung nor seasoning na original. Yan lang ang panglasa natin sa ating bangus. And then, mayroon akong naka-ready na aking breading mix, yung homemade breading mix. Yung breading mix ko, mayroon akong recipe dyan. So, pwede nyo yan gayahin dahil masarap yun kahit sa chicken or sa mga isda. So, ayan na guys. Ilalagay ko lang siya sa breading mix na halfway lang. Kumbaga sa likod lang ang lagyan ko. So, ayan na guys, yung paglagay ko ng breading mix is sa kanyang likod lamang. And then, dahil baby siya, yung hindi siya sobra kalakihan na bangus, yung kanyang tinatawag na scale, hindi siya matigas. So, malambot pa siya. So, kahit i-de-fry mo siya kasama yon, malambot pa rin siya kakainin. So, pwede hindi nyo siya kakainin, pwede rin na kakainin. Kasi malambot naman siya at saka maganda. Lalo pa pag maluto na siya, mag-crunchy man siya. So, ito half lang ang nilalagyan ko dahil yung nakita nyo yung sa gitna, mayroon siyang panimpla. Ito yung aking homemade na breading mix. Now guys, so i-ready na natin yung kawali natin. Ayan, naka-ready na siya. Look guys, i-ready ko lang yung konting mantika. Konti lang ang ilalagay natin. At then, tamang-tama na init. Yon. Huwag yung sobrang init na makaagad masunog yung balat ng ating milk fish, ng ating bangus. Okay? Now, ayan na siya guys. Babalik ta rin ko lang siya para ma-open. Yan, i-open lang natin siya. So, baling nilagay ko lang dito guys. Yun lang yung ating ingredient, yung magic sarap, tsaka yung nor seasoning, and then ang ating sinigang mix, at saka garlic powder. Yun lang ang apat na nilagay ko dito. Ito sa guys, susubukan nyo sa pagkainan ng family nyo. Masarap ito iulam, lalo pa pag mayroong kasama mga steamed vegetables at saka mga gulay. Talaga maganda siya iulam. So, hindi lang siya gin-fry na daing na bangus or what. May kakaibang lasa ang dating dahil sa ingredient na ating ginamit. So, ganun lang yung ating recipe for today. Napakasimple siya pero masarap siya sa kanin. And then guys, ang sinigang mix, lagi ko talagang sinasabi na ang sinigang mix ang maganda gagamitin sa mga isda na malalangsa. Ang sinigang mix, makatanggal talaga siya guys ng langsa. Now, so habang niluluto natin siya, dinideprime natin siya, i-shout out ko lang yung aking mga super sticker, super chatter, kagang aking mga members. Guys, hello, thank you so much sa inyo, kay Sir Cooking with Humberto, kay Sweet Mother The Guest TV, thank you so much sa pag-support, and din sa pag-sticker, also kay Wandering BB Outdoor Adventure, Sir, thank you so much. You're so kind. Also, kay Parts, the Explorer Parts, thank you so much for being my super sticker. Also, sa kay Gladys, hello, thank you so much. Kay Anika, and then kay Shalami, also kay
Maria Luisa. Hello guys, thank you sa inyo lahat, and most of all kay Dairot the Gamer. Thank you so much sa pag-sticker, pag-members. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Lahat kayo, napapasalamat ako sa inyo sa pag-support nyo sa akin. Bickers ni Leo Channel, hello! Sa akin lahat ng mga members, kanini Army Kagajin, hello! Thank you so much. Maraming salamat sa support. Okay guys, ayan na, nabaliktad din natin siya. Ayan, look guys, maganda. Dandanin lang para na hindi siya masira. Okay, ayan na siya guys. Ang sarap ng lasa nito pag nasa mainit na kanin. Tsaka mayroon kang steamed vegetables. So ayan, simple lang na ingredient ang atin nilagay. Pero masarap at may dating. Maganda yung kanyang pagka-fry. Ang nilagyan na natin ng ating breading mix, yung kanyang likod. So, okay yung kanyang dating pagdating sa lamisa. May presentable siya na appearance. Ayan siya guys. Masarap. Iba din yung simple lang ng pagluto na pipirituhin na yung bangus. Usually natin ginagawa. Iba rin itong mayroong sanglasa sa gitna. Okay guys. Lagi nating tatandaan, ang technique ay yung ating kawali, kailangan tamang-tama ang init ng mantika bago natin ilagay yung ating bangos. So, ayan na siya guys. Ito na yung ating beautiful appearance na bangos. Sa itsura pa lang, nakakatakam-takam na. So, pag kinain mo, lalo nakakatakam-takam guys. So, ito na siya guys. Look guys. So, pag may steamed vegetables ka, and then may 1 cup rice, swabi na. Busog na busog ka na. Okay guys. And then, igaw lang natin ang mantika natin na yan. Dahil mainit pa, tama pa. Huwag nyo lang ibahin yung temperature para hindi masusunog yung breading mix doon sa likod ng ating bangos. Okay? Ayan. The same lang, gayahin lang natin. Okay? So, ayan na guys. Yung ating mga pritong bangos. Ayan, so beautiful. Gulay lang ang katapat. O, diba? So, gayan. Ito ang ating deep-fry bangos. O, hindi rin garlic na fresh ang ginamit ko, kundi garlic powder. So, ito yung ating bangos. Tatawagin natin ito garlic breaded bangos. Yan yung pangalan ng ating fry na bangos. Garlic breaded bangos. Okay guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Kag pihitin niyo na lang ang bell button para updated kayo sa aking mga bagong ina-upload. Dalawang klase ng videos ang aking ina-upload every day. Yung aking mga recipe, yung mga technique, and then yung videos na mayroon kayong mapupulot or mayroon kayong makukuhang kaalaman sa aking sinishare. So guys, thank you for watching. Thank you for support. I love you all.